Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyong lahat sa naaabot po ng tinig at ng mensaheng ito. Patuloy po tayong nagdadala ng mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng online midweek service. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, pinagpala mo kami sa maghapong nakalipas sa aming mga buhay, sa mga oras na nagdaan. Patuloy, Panginoon, na inaangkin po namin ang inyong presensya sa aming mga buhay, O Diyos, sa gabay ng banal mong Espiritu, sa aming pagsamba sa inyo, pakikinig ng inyong salita, at paglalagay ng aming sarili sa inyong paanan. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang mga anak mo, sa gabing ito, O Diyos, alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang sa gitna ng unos. Sa gitna ng unos.
Ito po ay matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 8, simula talatang 22 hanggang 25. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang problema o krisis sa buhay. Minsan sa ganitong pagkakataon na itatanong natin sa Diyos kung bakit sa akin pa nangyari ito, o kaya kung totoong may Diyos, bakit niya tayo pinababayaan? O kaya'y naiisip natin na malas tayo sa buhay. Naalala ko ang isang laiko na hanggang ngayon ay tanong pa rin niya sa Panginoon ang pagkamatay ng kanyang father. Sabi pa niya kung kailan patapos na ang COVID ay saka pa namatay. At isang araw ay muntik nang madamay sa sunog o muntik pang madamay sa sunog ang bahay nila. Sa Luke chapter 8 verse 22, sabi po sa mga talatang ito, isang araw si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganoon nga ang ginawa nila, nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganganib na lumubog. Marahil ay nakaramdam ng pagod si Jesus o dahil sa parang idinuduyan ng paglalakbay sa lawa, ay nakatulog si Jesus sa bangka. Kasama nila si Jesus pero tulog. Kasama nila si Jesus pero hindi nakakausap. Kasama nila si Jesus pero tahimik. Kasama nila si Jesus pero nakatulog. Kaya din siguro na-compose ang isang kantang, natutulog ba ang Diyos? Minsan may nakita akong post kay FB na nagtatanong kung anong solusyon sa problema niya. Marami sumagot ng manalangin ka, magbasa ka ng Bible, nandun ang sagot, kapit lang kay Lord at kung ano-ano pang mga pampalakas ng loob. Ang mga alagad kasama si Jesus pero tulog, parang hindi maramdaman ang kanyang presensya. Oo, nakikita nila na natutulog nga si Jesus pero nothing at all, wala, parang wala lang ano po. Sa verse 24, sabi po rito, nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Guro, guro, lulubog na po tayo. Takot na takot ang mga alagad sa gitna ng malakas na unos. Marahil, ito ang unang pagkakataong nakasama nila si Jesus sa isang mapanganib na sitwasyon, kaya sila nangamba. Hindi pa po nila lubusang nakikilala si Jesus. Hindi pa nila alam na siya ay Diyos ng kalikasan, na kaya niyang utusan ang hangin at mga alon, kaya't nang pinatigil niya ang mga ito, sila'y namangha. Pag-isipan po natin, ano ang uno sa buhay mo ngayon? Nahihirapan ka bang ipagkatiwala ito kay Jesus dahil kaya kulang ka rin sa pananalig? O baka tingin mo parang hindi gumagalaw, kumikilos, nakikinig ang Diyos? O baka ikaw ang may kulang sa pananampalataya? Hindi makakikilala kay Jesus ang hindi handang sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya ang mga alagad nang sabihin niyang tumawid tayo sa ibayo. Kung hindi sila sumama, hindi nila masasaksihan ang kapangyarihan ng kanilang guro. Maaaring ginamit ng Diyos ang unos upang mamangha at magtiwala ang mga alagad kay Jesus. Ganoon din sa ating buhay, sa bawat pagsunod natin sa tawag ng Diyos, nakikita natin kung paano siya gumagawa sa ating buhay. Lalong lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanya at bawat problemang dumarating ay pagkakataon upang magtiwala tayo sa Diyos. Tuwing humihingi tayo ng tulong sa Kanya, sinasagot niya ang ating panalangin at namamangha tayo sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sa talatang 25, pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha, sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutosan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Natulog si Jesus dahil naniniwala siyang makakatawid sila sa ibayo. Naniniwala siyang makakatawid sila ng lawa. Naniniwala si Jesus na hindi siya mamamatay sa tubig o lunod. Alam niyo po,
Sa John chapter 10 verses 17 to 18, sabi po doon, sabi ng Panginoong Yesus, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na itinanggap ko sa aking Ama. Jesus is the Prince of Peace. Kaya po, marahil nakatulog ang Panginoon dahil siya mismo ay prinsipe ng kapayapaan na sa anumang uno, sa anumang darating panganib man o suliranin man, kaya niyang matulog. Pwede siyang makatulog doon sa bangka. Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Maganda pong i-memorize ito sa mga may mga alalahanin, sa mga hindi pumapagkatulog. Just recite and recite this verse, John 14 verse 27, because Jesus is our Prince of Peace. Sabi po, balikan po ko lang ang talatang 25. Ngunit sila'y natakot at namangha, at ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. Natakot at namangha ang mga alagad matapos patigilin o sawayin ni Jesus ang hangin at alon. Namangha sila at nagtanungan kung anong klaseng tao si Jesus. Pareho na naman nila kasama si Jesus na marahil ay kumakain din, nagpapalit din ng kasuotan, nagsasalita din, nag-iisip din, may ginagawa din. Kung mayroon mang mas nakakatakot ay hindi ang alon at hangin na mga sandaling iyon, hindi ang lumulubog ang bangka at malunod sila. Ang mas nakakatakot sa kanilang naging karanasang iyon ay si Jesus. Nakakatakot si Jesus. Natakot kay Jesus ang kalikasan matapos niyang sawayin at nakaramdam ng takot ang mga alagad niya dahil sa tanang buhay nila ay may isang tao ang nakapagpasunod, nakapagsaway sa kalikasan. Alam niyo po, balikan po natin yung original na pagkakalikha ng Diyos sa tao. But let us go back to basics. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi po doon, pagkatapos sinabi ng Diyos, yung pagkakalikha ng Diyos sa tao, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Sa New International Version po ng Genesis chapter 1 verse 26, sabi po dito, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creature that move along the ground, over all the earth. Nilikha po ng Diyos ang tao ng may banal na tungkulin. Siya po ay may halaga. At ito pong ibinigay ng Diyos sa tao, mamahala o pamahalaan ang mundo. Kaso po, nang magkasala ang tao, namahay sa puso niya ang takot. Sa Genesis chapter 3 verse 8, sabi po dito sa mga susunod pang talata, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nang magkasala po ang tao, namahay na ang takot sa puso niya. Maraming ninakaw ang takot sa buhay ng tao. Kapag narinig ang takot, ay wala ang pananampalataya. Look at Jesus. Look at Jesus. Si Jesus po ang larawan ng orihinal na pagkakalikha ng Diyos sa tao. Dahil yung authority na ibinigay ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan, ito po ay nawala, napalitan ng takot. Dumating si Jesus, dumating ang Panginoong Jesus, ang larawan, ang orihinal na larawan ng pagkakalikha ng Diyos sa tao na may authority
sa mundo. Ano po? Ang plano ng Diyos sa tao sa Genesis ay maging tagapamahala ng mundo. Kaya't mayroon siyang authority over creation. Maraming ninakaw ang takot sa buhay ng tao. Kapag naririyan po ang takot, inuulit ko, wala ang pananampalataya. Anyway, kung meron mang positive fear, iyon ay ang fear of the Lord o takot sa Diyos. Fear of the Lord o takot sa Diyos. Sabi po sa mga Kawikaan 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa New International Version, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Dahil may takot ka sa Panginoon, kaya umiiwas ka sa kasalanan. Kaya ka nakakaiwas sa kasalanan dahil alam mo ang kanyang mga salita. Guided ka ng salita ng Diyos. Dahil alam mo ang mga salita ng Diyos, ay alam mo kung ano ang iyong gagawin kahit sa gitna man ng mga unos ng buhay. Hilingin po natin sa Diyos na dagdagan niya ang pananampalataya mo, lalo na sa panahon ng unos. Hilingin din na bigyan ka niya ng kalakasan sa pagsunod sa Kanya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, pinagpapala namin ang inyong banal na pangalan o Diyos. Salamat po sa pagtuturo at pagpapaalala sa amin ng inyong mga salita, Panginoon. Kung paanong ikaw ay naging halimbawa ng pagsunod sa inyong Ama, ginampanan mo, ginanap mo, Panginoon, kung ano ang kalooban ng inyong Ama o Diyos. Salamat, Panginoon, sa halimbawa na ipinakita mo sa amin na ikaw ay orihinal na nilikha. Kung paanong may orihinal na pagkakalikha ang Diyos sa tao at magkaroon ng authority over creation, Panginoon. At ito ay pinakita mo sa amin. Panginoon, sa buhay namin, may mga dapat po kaming pamahalaan o Diyos. Dapat na mas mangibabaw sa amin yung pananampalataya, hindi ang kasalanan. Mas mangibabaw sa amin, Panginoon, ang inyong mga salita o Diyos. Hindi yung mga nagdudulot sa amin ng pangamba, hindi yung mga nagdudulot sa amin ng takot o Diyos. Panginoon, sa mga balitang napapakinggan namin, sa mga narinig po namin o Diyos, nawa ay mayroong salita mo na nasa puso namin upang itong maging kalasag po namin, Panginoon. Na anuman yung mga nakakatakot na yan, O Diyos, wala nang ibang mas nakakatakot pa kundi kayo, Panginoon. Wala nang ibang mas nakakatakot pa sa mga naririnig namin, sa mga nababalitaan namin, sa mga nangyayari sa mundong ito, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Ang higit na nakakatakot, Panginoon. Kaya't dapat lamang na pahalagahan, nararapat lamang, Panginoon, na pagtiwalaan ka namin, Panginoon, sa buhay namin, sa lahat ng panahon, sa pamamagitan ng pangahawakan namin sa inyong mga pangako at sa inyong mga salita. Panginoon, narilitong yung mga anak, ang buhay ng bawat isa. Alam mo ang kanilang kalagayan, ang kanilang pinagdaraanan. Panginoon, salamat sa authority na ibinigay mo sa amin, na inyong mga anak, sa mga mananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa authority ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sipuin niyo po ang mga nangangailangan ng kagalingan na nakikinig ngayon, Panginoon. Sila, O Diyos, na nangangailangan ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Patuloy na mangusap ka ang inyong salita, Panginoon. Magpaalala sa mga anak mong nangangailangan ng kapayapaan na kapanatagan sa buhay nila. Sila, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na may mga hinihiling sa puso nila, O Diyos. Panginoon, ipagkakaloob mo ito ayon sa kalooban mo. Ipagkakaloob mo ito dahil alam mong ito yung makakabuti para sa mga anak mong ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Tinataas ko po sa inyo ang sambahayan, tahanan ng mga anak mo na nakikinig ngayon. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, patuloy na maghari ang pag-ibig, pag-uunawaan at pagmamalasakitan sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Tinataas din po namin, O Diyos, maging ang aming mga school teachers. Tinataas namin sa inyo ang aming mga leader. Ang aming mga leader magmula sa barangay hanggang sa government offices, Panginoon. Pagpalain niyo po sila
ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayun din po ang aming mga hukom, ang aming mga judges, at ang justice system po ng aming bansa, Panginoon. Natunay nga po na mangyari ang katarungan at ang mga humihingi ng katarungan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na patuloy na magkaroon ng disiplina. Patuloy, Panginoon, na gampanan nila ang dapat nilang gampanan bilang mga mamamayan, Panginoon, para sa ikauunlad ng aming bansa. Dalangin din po namin, Panginoon, maging ang aming mga kababayan abroad, ingatan niyo po sila at ang kanilang pamilya. Ikaw po ang patuloy na sumama, kumalinga, magpadama ng iyong pagyakap, pag-akbay at presensya, Panginoon, sa buhay ng mga anak mong ito. At sila, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa inyo. Sila, Panginoon, na hindi ka pa personal na kilala, Panginoong Jesus. Nawa ang bawat mensaheng napapakinggan at sa mga anak mo na nagbabahagi po nito, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang humipo sa buhay ng mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Hindi pa tumatanggap bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas, O Diyos. Nawa hindi pa maging huli ang lahat. At sa maraming pagkakataong ibinibigay mo sa buhay nila, higit nilang makita, ay kayo na Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Diyos na patuloy na nagliligtas, nagpapatawad, at patuloy na nagkakaloob ng buhay upang mas magkaroon ng kabuluhan ang buhay nila, Panginoon. Purihin ka sa gabing ito. Sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik, alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.